hindi natin masisi kasi masyado mainit ang politika ng dalawang yan. Eh. Nagsimula yan 2016. Alam naman natin kung ano nangyari doon. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Eh ngayon, eh sa mga survey, kahit na medyo napakalayo ng gap between Marcos and Robredo, sila yung 1-2. Mm-hmm. Yung iba, malalayo na eh. Kaya hindi na napapag-usapan. Nakita mo, si Moreno, pinag-usapan kay Moreno eh, tungkol na sa pagbebenta ng palengke. Di ba? Oh. Hindi na politika halos. Oh. Di ba? Kasi na dapat niya ipaliwanag. O, di ba? Ngayon, sinabi niya, hindi na siya gagamit ng mga artista. Alam mo, ano sila eh, talagang bagsak sila doon sa, lalo na yung pag-desisyon ng PDP laban, na medyo umasa sila doon, na sila susuportahan, hindi naman pala. Talagang down sila. Kaya yung yung Pacquiao, Moreno, Lacson, tsaka iba pa, talagang hirap talaga sila. Ngayon, itong kampo ni Lene, yan ang humahabol-habol. Kaya nga, ultimong bata, ginagamit na sa rally. O kahit na nga, pati yung pag-edit ng mga video at saka picture, ginagawa na nila. Pero ang tao naman, kasi gising na, kaya nakita mo naman, 45%, 35% ang gap sa survey. Sa crowd, ang Bongbong Marcos, Sara, ay marami magagalit, pero wala tayong magagawa, magalit na kayo. Hindi ini-edit doon ang picture at saka video. Nakita naman yung nangyari sa Cavite. Oo, dami din. Pinalalabas pa nga ng kampo ni Lenny na yun daw ay picture daw yan doon sa Indonesia. Oh, yun nga. May kumakalat na, ng picture ng Indonesia? Oo. Yan daw, direct pakibalik mo yung daw picture na yan. Direct pakibalik mo nga yung picture. Ayan, yun daw picture na yan. Yung crowd. Yung crowd, sa crowd, pakibalik. Yung sa crowd. Yung crowd, please. Yung daw crowd na yan, yan daw i-crowd sa Indonesia. Kalukuhan naman yan. Diyan lang sa Cavite yan. May issue pa pala dyan. Di ba? Yan, yung ginawang issue ng ng Piklawan. Hindi daw totoo yan. Hindi daw Pilipino yan. Indonesian yan. Di, saan ka nakakita? Isamantalang totoo yan. Di ba napakalaking insulto naman sa mga taga-Cavite, sasabihin nyo, picture yan ng Indonesian, hindi Pilipino. Di ba? Yan yung galaw ng Piklawan. Guilty siya kasi hindi sila makapag-organize ng ganyan. Nung sila magpunta dyan sa lugar na yan, naging controversial pa. Dahil sinabi ni Rimulya na mayroong NPA na mga nagpunta dyan o supporters ng NPA. Hindi naman nila napuno. Same area partner eh. Nauna nag-rally yung... yan para isang lugar yan. Yan gen.trias. Diyan nag-rally yung Piklawan. Yung may makakalawang grupo. May makalawang grupo nagpunta diyan, hindi naman nila napuno. Ngayon nagpunta diyan yung BBM Sara. Ayan napuno. Ngayon sasabihin nila, fake video. Indonesian daw yan, hindi Pilipino, di ba? Yan yung kailang ginagawa. Kaya nga yung ginagawang panghahapagabol ni Lenny Robredo, mali yung bihikulo sinasakyan nyo. Ano ba ang bihikulo sinasakyan nyo? Pagsisinungaling, pambobola, pag-i-edit ng picture at video. Mm-hmm. Tama bang bihikulo yan para kayo makahabol? Mm-hmm. Hindi kayo makakahabol. Sabi ko nga sa inyo kahapon, no, 2 days ago, sabi ko, para kayo makahabol kay Marcos, fighter jet ang inyong sasakyan para walang traffic. Pag commercial flight, aeroplano, hindi kayo aabot. Napakalayo, milya-milya na layo. Ayun, umaga yan. Umaga yan, parte man. Kitang-kita mo. Umaga yan. Ayan, paano mo sasabihin Indonesian yan? Di ba kalokohan? Ayan, nung gabi na. Gabi na. Mas lalong dumami. Di ba? At yung kakampinin nyo na broadcaster na taga ABS-CBN, nagulat nga dyan sa crowd eh. Yan ang tanongin nyo. Hindi yung magsisinungaling. Pag nagsinungaling yan, hindi na makakabalik yan. Di ba? Nagulat siya doon. Ganito palang karami talaga ang tao ni Marcos at saka ni Sara. Gulat na gulat siya. Akala nga ng iba, partner Mike, nung nakita ang larawan na yan, yung broadcaster nga ng kabilang network, akala ang BBM. Kakampi na. Trabaho lang siya. Nasak siya. Yes. Di nang tanongin nyo. Pag nagsinungaling yan, di na makakabalik yan. Iulit ko. Hindi makakapagsinungaling yan. Nakita niya yung dami ng tao. Siyak na siyak siya eh. Totoo pala ito. Hindi pala edited ito. Ayan. O nakita niya. So yung mga wala doon, pinapalabas niyan, mga Indonesian daw yan. Di ba napakalaking insulto sa mga taga-Cavite. Kayo mga taga-Cavite, natutuwa ba kayo sa mga sinasabi ng Piklawan? Yung inyong crowd na yan, pinagbibintangan kayong hindi Pilipino, pinagbibintangan kayong Indonesian. Di ba napakalaking insulto niyan? Kahapon, lalo na kahapon. Sa kahapon, nasampun lang din. Saan yan? Sa Quezon province. Dosena. Madami din. Ganun din. So, yan na yun. Kaya sabi ko nga, 47 or 46 days na lang, tapos 45%, 35% ang lamang ni Marcos. Layo. Eh di sabi, kahit nga kayo mag-private jet, hindi kayo aabot. Malayo. Malayo, malayo na. Partner. At yun na. Kaya magagalit, pero kanya-kanya observation. So, malaking tulong, partner Mike, yung naging desisyon ng PDP laban. Baga, ito nakapagpabus pa lalo sa supporters din ng BBM Sara.
Nako eh, talaga kahapon, ilabas ka doon sa vlog ko eh. Talaga malayo. Alam mo, libu-libu ang local executive. Ang congressman, 300. Majority ng congressman, PDP laban administration, alay niya. Congressman. Oh, yung governor. Ilan ang governor sa probinsya sa buong Pilipinas? Ilan ang vice governor? Ilan ang city mayor? Ang municipal mayor, 1,400 plus under the mayor David Singson na naunang nagdeklara. Mayor yun ha, ng mga bayan. Ay, paano yung vice mayor? Paano yung city mayor? City vice mayor? Mga councilor? Majority ng mga yan. Member ng PDP laban. Kaya pag gumalaw ang mga ito, yan ang lehitimong leader ng national candidate. Mas matindi yan, partner. Dalawang araw pa lang eh. Nakita na eh. Di lalo na huwamang papalapit ng papalapit. Pagdating ng April, malapit na. Next week, April na. Tingnan nyo sinasabi ko. Matindi yan, partner. Oo, matinding-matindi, partner Mike. Dahil nga, nakikita natin talagang labanan ng mga supporters, pasiklaban talaga ng mga supporters kung gaano kadami yung mga dumadalo doon sa mga rally. At nakikita natin yan. Itong dalawa talaga ang mula noon hanggang ngayon. Oh, dikit. Dikit pa rin. Yeah. Pero malayo na ngayon ang agwat base sa mga survey na inilalabas, partner Mike. Ay, kanikahapon niya, ang dami kong tinanggap na hanggang kahapon, hanggang kanina, nagtatanong kasi meron daw na babasa sila na may warning daw yung supporters na ni Lenny Robredo na huwag daw mandadaya ang gobyerno. Dahil dito sila papayag. Aba, nabaliktad na. Nag-declare lang ang PDP laban na para kay Marcos at Sara, sasabihin nyo na baka mandaya na. Paul naman yan. So, sabi ko doon sa mga nag-PPM sa akin, huwag kayo maniwala, propaganda yan. Kinukondisyon yung tao na pag natalo sila, dinaya sila. Yan ang labanan ngayon, Saiwar. Totoong balita at mga saywar na magkakabilang panig, parte, yan na ho yung labanan ngayon. Kaya pag nadala kayo sa saywar, madidismaya kayo. Kaya nila pinapalabas at nananawagan silang walang dayaan kasi feeling nila mahina talaga sila. Oo. Kinukondisyon na kayo na pag sila'y natalo na dayaan na. Di ba ganyan kadumi? Ganun talaga. Kaya naman tama yung sinabi ng Comelec. Hindi, walang, sabi ng Comelec, malinis itong eleksyong ito. Walang dayaan dito. Hindi kami papayag na madumit yung eleksyon. Yun ang ating panghawakan. Yes. Yung akusasyon ng oposisyon na may dayaan kasi feeling nga nila, inuulit ko, nahihirapan na sila. Kaya kinukondisyon kayo, pag natalo kayo, dinaya kayo. Diba? Kalokohan yan. Parang sabong yan. Pag natalo, dinaya. Kaya nawawala yung sabongero. Ganyan din ang eleksyon. Pag natalo, dinaya. Kumporme ho yan sa sitwasyon. Okay? Diba, partner?